Okay, welcome again to my YouTube channel. Yamaha Solano MX Beto. Nabili ito ng boss ko eh. Nabili nila. Sabi ng binilan, ang problema is panggilid. Ito. So, pinandar natin siya ng walang pulley at the same time. May ingay pa rin. As in, nandun pa rin yung problema. Kaya, ingat kayo. Doon po sa ating mga bumibili ng mga second hand. Sinabi sa inyo na walang problema yan, panggilid lang. So, careful po kayo. Ingat kayo. Okay po. Ang makina niya. Papanda rin natin para marinig niya yung problema. So, bubuksan natin yan. Buksan natin yung engine na yan para makita natin kung saan nagmula yung problema. Okay, start natin. Hanapin natin, yan yung ingay. Nalaman natin yan. Kasi nung nakatakip yan, nakakabit pa yan. Malalaman mo, sabi sa kanila, panggilid lang problema. Pero tanggalin natin yung, hindi ko pagana yung panggilid yan. Ganun pa rin yung ingay. Hanapin yan. So ito, pinabaklas na natin mga paps. So, napansin lang natin dito na ito, kapal ng silicone. No? Hindi ko lang kung nabuksan na siguro ito. Kasi may silicone na dyan eh. Ang kapal oh. Pare ko nabawak na ito. Ayan oh. Kapal pa eh, no? Kapal, oh. Kapal na silicone, no? Oh. Diba? So, yan. Baka pwedeng nabuksan na yan. So, check natin yan. Tapos, ang napansin ko rito sa... Ano bang tawag dito? Salty. Na MX. 125 ba yan? 125. Ay, naka-twin pulsar siya, oh. Naka-twin pulsar coil. So, hindi ko alam kung saan para pupunta yan. So, at least nakikita natin. Ayan po. Yung may yellow color and black. Kita yan. Ito yung pulsar na ito. And the other, ito yung bayan. Pero po yung ano, dito yung sa may white and red. Kalimitan, white and red. Sa ano yan? Sa, kung mga sa CDI, di ba? Hindi natin alam. ECU type na ito. So, bago nyo, mga tip ko lang sa inyo mga paps, TDC nyo muna bago nyo baklasin ang makina. Ayan, TDC. Para ma-check nyo yung both valves are closed. Okay. And then ma-check nyo yung cam sprocket. Matik nyo yung cam sprocket.
So yan. Okay, baklas din natin mga paps. Para makita natin paano naging dahilan ng sanhi ng pag-iingay. Ay, makapal pa silicone. Hindi ko alam kung gaito kakapal talaga silicone ito. Ayan o. Pero ayan o, kitang-kita o. Sobor pa rin o. Nabuksan ulit natin. Para makita natin. At shoutout po sa ating mga boss dyan sa Cubao. Ating mga boss dyan. So, gano'n. So, saglit lang po ulit. Okay. Welcome! Again! Buksan natin to, medyo maganit lang. Buksan natin to, medyo maganit pala tanggalin to eh. Yan sa starter bending kit niya. Okay. Dapat mapalitan ito eh. Para ma-check natin kung humihingay. Tagalin natin to, pantarin natin ang wala nito. Balik natin yung takip. Para makita natin kung may... Okay po. Hindi ka maganit lang. Ayos, so yan. Umangat na rin. Umangat na. Kaso, nakakatama dun. Pero wala tayong magagawa. So masama rito, magkatama rito, dito yung tinatama ng tinanay, tinatama ng oil seal, huwag yung tatamaan to. Okay? So yan, mga na rin. Mga ilang palo pa siguro yan. Okay? Kasi, chinek ko naman tong Conrad nito. Hindi naman masyadong ano. Hindi naman masyadong wala naman play. Wala naman siyang play ng ano. Vertically ba yun? May babalik natin to. Yung block nito may gasgas. Try ulit natin balik pagka natanggal nito. Okay. Check na rin natin yung camshaft bearing. Camshaft bearing. Okay. Check lang. So yun, tanggalan natin eh, medyo nagkatama doon. Okay lang yan. Kasi ito, may o-ring pala ito sa gitna. Ayan. May o-ring siya sa gitna. Ayan. Kaya hindi mag-leak dito. So buksan natin ito. May special color siya. Ngayon ito, mapalitan na rin ang bearing. Ay, hindi ba ang kuya Diyo? Ngayon ito, mapalitan na rin ang kuya Diyo. Ba't kami nakakalansing si kuya Diyo pag natak? Depende po sa kalansing. Para pag maganit na naman yung so, welcome mga paps.
Ito, nakita ko na kung saan na nagkakaroon ng problema. So, dyan nagpin natin yung sinalpak natin, kinuha natin to, yung starter bendix niya, sinalpak natin sa MX-125 na hindi siya maingay. Sinalpak natin siya, wala naman siyang ingay. So, okay pa yon. So, wala naman akong kakaibang napapansin dito sa sigunyal niya. So, ito ang napansin natin. So, watch out po kayo. Ito. Pag magmamasdan nyo ang camshaft bearing, buong buo lang. Pero ugayin nyo mga paps. Ayan o. Ayan o. Ayan, nakita nyo mga paps. So, ayan. Solve na. Babalik na natin yan. Para hindi naman masyadong magastusan yung mayari niyan. So, baka maka-encounter kayo ng ganitong ingay na malatunog na connecting rod. So, hindi naman. So, para hindi magastusan yung mayari. Kasi, hinahanap natin. Kaya nabuksan natin tuloy. Buti hindi pa natin nasimulang baakin ng tulo yan. So, mas magambuti nito. Balik uli. Salpa ko muna. Ito, 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 ito. Oh. Ugang-uga. Kaya pala eh. So, yung size ng bearing nito, 1,000 to yata eh. Para 6,003. Eh. So baka mga encounter kayo MXI 125 biingay, parang may humahagumong graba pag maanda. So ito lang yan, camshaft bearing. Ayan. So tuloy, hasain na natin ang valve niyan. Na-recarbo na tuloy siya. Angat na natin eh. Okay. So, that's it mga paps. At salamat po sa inyong pagsubaybay. So, shoutout sa ating mga boss ako ba? Kay Dadski. Kay Kuya Glenn, Sir Glenn. Sa inyo dyan. Kay Nana. Mantakay mo yan. Hindi halata ano. So that's it mga paps, shout out kay taga Palawan, si Sir Bisyo Moto ng Palawan, si Sir Bisyo Moto ng Palawan, at saka dyan sa ating mga boss, sa ating mga HD3 master, ating mga HD3 lover, shout out po sa inyong lahat. Bye bye, and that's it.